magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan pagsalansang way aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng 3rd na linggo ng Kwaresma. 4 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. At ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa ating pagbasa sa aklat ni Hesiya, kailangan tayong maging matapat sa ating Panginoong Diyos at sa ating Ebanghelyo ni San Marcos. Ang ating Panginoong Hesus ay nagturo sa atin na una sa lahat, ibigin natin ang Diyos, higit sa lahat, at ang ating kapwa-tao, ibigin natin gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Kuminsan, ang pagiging matapat sa pag-ibig ay nangangailangan ng tunay na ugnayang may katapatan, may tunay na pagbibigayan, at tunay na paggalang at pagtanggap. Sa mga sandali na tayo ay hindi namumuhay ayon sa pagmamahalan at pag-ibigan ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pususin mo kami ng iyong kaganahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila nang walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy, katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako ay katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng mga matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, O bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan
ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisingan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-isip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kahit sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo, araw ng ating Panginoong Hesus Nazareno, sa ikatatlo
na linggo sa Kwarisma o 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Bawat araw sa paghanda sa panahon ng Kwarisma ay mayroong tema. Ang tema po natin ngayon ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ayon pa sa salitang Hebreo ay ahava. Na atin po yung napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Usiyas, Kapitulo 14, versiko 2 hanggang 10. Pero ito ay may mga kaakibat na dapat gawin. Una, manumbalik sa Panginoon. Itong versikulo 2 na tsuba, manumbalik sa Panginoon. Ito yung pagbabalik loob na sa atin pong salita ay magsisisi at babalik sa Panginoon. At pangalawa, na iwasan yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At pangatlo, mamuhay na matuwid at matapat sa Panginoon. At sa ating Salmo 80, ang pagkinig sa tinig ng Panginoong Diyos na pinapahayag ng mga propita at mga banal na tao. Ito ang kinakailangan sa ahaba o pag-ibig na tunay para sa Panginoong Diyos. Na makita po natin ang mga kautusan ang tungkol sa pag-ibig sa aklat ng Leviticus Kapitulo 19 at sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 6. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hanggang at 34, ang ating Panginoong Hesus ay tinanong ng isang eskriba. Ano po ang eskriba? Ang eskriba ay dalubhasa sa pag-aaral ng Torah. Ano po yung Torah? Ang Torah ay ang tradisyon ni Moises tungkol sa kautusan ng Diyos ng mga batas na ginawa ni Moises ng mga alituntunin na dapat sundin ng mga Hudyo. Kaya ang tawag doon, Torah. At itong mga eskriba, sila yung nag-aaral ng malaliman tungkol dito. At itong eskriba na isang dalubhasa sa o expert sa batas, nagtatanong sa ating Panginoon na hamak lamang na karpintero. At tinanong niya, anong utos ang pinakamahalaga? Hindi na dapat niya itong itanong dahil alam na niya, dahil siya ay dalubhasa, siya ay eksperto sa mga nakasulat na tradisyon na tinatawag na Torah. Ang Torah ay isa sa tatlo na tradisyon ng mga Hudyo na nakasulat. Torah, Nevi'im at Kitubim. Ang Nevi'im, ang mga sulat sa mga propita, at ang Kitubim, ang mga nasusulat tungkol sa karunungan. At ang Torah ay siyang focus natin ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, verso 28, dahil tinanong ng ating Panginoon sa isang eksperto sa banal na kasulatan, at ang ating Panginoon ay hamak lamang na karpintero. Pero maganda ang sagot ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon, ang kanya pong unang sinabi, na ang Panginoong ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip, at ng buong lakas. Ito ay nakasulat sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 5. At ito yung una sa lahat, ang pag-ibig na buong-buo para sa Diyos at ang pagkaroon ng Diyos na iisa lang, walang ibang Diyos.
Kaya ito yung pinakadakila. Ngunit hindi po natin makita, hindi po natin maunawaan, hindi po natin masakyan ang pag-ibig ng Diyos na espiritual kapag ka hindi natin makita sa konkrito nito na buhay. At ang konkrito na buhay ay ang pagpapahayag sa pag-ibig ng Diyos sa ating sarili tungo sa ating kapwa. Inibig tayo ng Diyos una sa lahat. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, atin ring ipadama ang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at dahil iniibig tayo ng Diyos, ibigin rin natin ang ating kapwa-tao. Yon ang ahaba. Dito naman sa ating Ebanghelyo, ang salita pong ginagamit dahil hindi na po Hebreo ang orihinal na pagkasulat sa Bagong Tipan, nakasulat na po sa Koinoko na Grigo. At ang Koinoko na Grigo, ang ginagamit po na salita ay agape. Agape, isang malalim, tunay at dalisay na pag-ibig. Lima po ang salita sa mga Koinoko na Grigo tungkol sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Eros, ito yung pag-ibig na mayroong panghangad sa laman. Yung sinya, ito yung mutual understanding. Storge, pagturing sa kapwa na gaya ng kapamilya natin. At agape, ang dalisay, tunay na pag-ibig. Ito yung ginagamit ngayon sa ating Ebanghelyo. At ating Ebanghelyo, una sa lahat, ibigin ng Diyos ng buong puso, kardyas, ng buong kaluluwa, sikis, ng buong pag-iisip, dahinyas, at buong lakas, iskias. Ibig sabihin, buo ang ating pag-ibig, ang ating pag-isip, ang ating lakas, ang ating puso, lahat ng mga nasa atin, mga kinamalingan at gusto natin sa buhay, ito ang ating gamitin sa pagmamahal sa Diyos. Ngunit hindi po natin kaligtaan na nakaugnay ang ating pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa ating kapwa-tao. Kaya dinugtungan ng ating Panginoon at sinasabi niya, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Itong versikulo 30 at 31 sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 12 ay ating makikita din sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 22, verso 37 hanggang at 39. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Na atin pong makita ito sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18, na huwag po tayong mag-iimbot at mag-isip ng masama sa kapwa, bagkos ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Dito sa nakasulat ngayon, na ang lahat ng ating pag-ibig na sinasabi natin, I love God, mahal kita, Panginoong Diyos. Hindi po natin masabi na mahal natin siya kapag ka nagkukulang tayo sa pagmamahalan sa isa't isa. Kapag ka wala tayong pinadama na konkrito na pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Kapag ka ang ating agape, ang dalisay at tunay na pag-ibig ay hindi natin napadama sa ating pamilya, wala pong kwenta ang pagsabi natin na mahal natin ang Diyos. Dahil una sa lahat, ang pag-ibig sa Diyos ay napapahayag sa ating pagmamahal na konkrito sa ating kapwa-tao. At ang konkrito na pag-ibig at pagmamahal na padama natin sa ating kapwa-tao, kung tayo ay mayroong habag, kung tayo ay mayroong awa, kung tayo ay mayroong kabukasan, kung tayo ay magmalasakit, kung tayo ay mayroong adikaing gagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Ang paggalang, ang pagtanggap, ang tunay na pagpapahayag ng ating respeto ng ating kapwa-tao na siya ay kawangis at larawan ng Diyos. Kaya sinabi sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, verso 26,
na ang tao'y nilikha, nakawangis sa tao ng Diyos, yon ang pag-ibig na napadama natin sa kapwa dahil iniibig tayo ng Diyos. Ulitin ko po ang sinasabi ko, hindi tayo tunay na umibig sa Diyos kapag ka hindi tayo umiibig rin ng konkreto sa ating kapwa-tao. Ang ating pag-ibig ay dapat napapahayag sa isang pagmamahal na dalisay, tunay, matapat, at pag-ibig na nagsasalamin ng pag-ibig sa Diyos sa atin. Dapat nating alamin, iniibig natin ang ating kapwa-tao sapagkat una sa lahat, iniibig tayo ng Diyos. Kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil mahal niya tayo. Hindi tayo basta't hindi tanggapin ng Diyos dahil dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Gaano man kalaki ang ating mga pagkukulang at kahinaan, nariyan pa rin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nampayag sa pag-alay ng buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo para sa atin. Yan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Naway tayo rin ay umibig sa Diyos sa pangitan ng pag-ibig sa ating kapwa upang ating may pahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Alamin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pagkikitungo sa bawat isa at atin pong itutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad ng pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan. Katulad ng ginagawa mo, inadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang
pinapayatala na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain namin ito. At kami laging dulutan mo ng pagliligtas mo sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa may naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gilim ng anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-ugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa na manghelsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakila. Mo, hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ang banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Mala Birhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang puri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay.
At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasama ko ang samot na sal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Nazareno, lugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawakan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samot na dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa cross. Magsiluhod po ang lahat. Tunghayin mong aming niklo sa iyong karapan. Jesus, nabutihin at kamistamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kaluuban upang luubin mong sa aking puso ay buhay kong madamang nakatitik ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangusap ng iyong inilagay sa bibig ni David na propita mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin na kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukaristiya Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo at ang mga nakiisa sa atin sa mitan ng iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang pag-ibig ay katangian ng Diyos at tayo na imahin at larawan ng Diyos ay dapat din umibig sa ating kapwa sa pagsasalamin ng Diyos ng pag-ibig. Yung hindi pa nagkaroon ng Litsa Divina para sa Poong Jesus Nazareno, available pa po ito ang sa kopya. Ang bawat kopya po ay 130 pesos doon po sa information guard. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagpas na ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan at susumamo sa iyo. Makamta na Manila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay kinaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.